Good day mga katek. Welcome to my channel. I'm Romstech. In this video, ituturo ko sa inyo kung paano ang pag-install ng operating system gamit ang USB or yung USB bootable flash drive. So, doon sa previous video, itinuro ko sa inyo kung paano ang paggawa ng bootable USB flash drive using Rufus. So, kung hindi nyo pa yun napanood, so, paki-search na lang dun sa aking videos yung pag-create ng bootable flash drive. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit that notification bell para sa mga upcoming pang videos na aking i-upload. Okay, so ang una nyong gagawin, so insert nyo muna yung USB sa inyong computer and then i-turn on nyo siya, yung PC nyo. Then, magpipress ka sa keyboard ng delete. Ipipress mo lang siya. Or sa ibang BIOS, F2 yung pinipress. Okay, so, hintayin natin mag-boot. Lumabas yung BIOS settings. Yan ang BIOS settings. So, punta kayo ng hard disk. Then, dito sa second boot, kung makikita nyo, naka SanDisk Cruiser. Yan yung USB natin. So, yung pag-change ng ano, from 2 to 1, i-ano mo lang siya. I-press mo yung plus sign. Okay? Yung plus sa keyboard. So, dapat yung USB natin, so siya yung magiging siya yung first boot. Okay, then pag okay na, exit and save changes. Okay, so hintayin lang natin siya na magboot, and kung walang problema yung pagkagawa mo ng bootable USB, so magbo-boot siya doon sa USB flash drive. So ang gagawin niya, i-load niya ngayon yung installer. So yung doon sa previous video, ang ginawa natin na bootable flash drive ay yung Windows 7. So ito ngayon ang i-install natin dito sa computer. So ito yung install ko sa computer, no? So Windows is loading files, so hintayin lang na natin siya na mag-load ng mga necessary files na kailangan niya sa pag-install ng Windows. So yan ang logo ng Windows. Okay, so hintayin lang natin. Okay, so lumabas na yung main window. So select lang natin dito English. So wala na tayo dyan na papalitan. So click lang natin next. And click natin tong install Windows activate R2. Okay, so yan. So click lang natin yan. Okay, so Windows activated. Setup is starting. So, dito maraming mga version ng Windows 7 ang makikita nyo. So, yung common dyan na sineselect ay yung Ultimate or pwede rin yung Professional. So, usually, Ultimate yung mga ginagamit. Okay, so next yung Windows License Agreement. So, scroll down nyo na lang. Lagyan nyo lang check. Click Next. Then, select Custom.
Then may makikita kayong dalawang partition. So ang gawin nyo na lang, you can delete or format the other partition. Okay, so click format, then click OK. So okay, so yan, formatted na siya. So click next na lang. So copying Windows. So yan, so medyo maghihintay tayo ng mga ilang minutes. So kung mabagal yung system, aabutin ka ng 30 minutes to 1 hour yung mga duration na, no? So depende sa computer kung gaano kabilis siya mag-install. So yan mga katek, so malapit na siya mag 100%. So hintayin lang natin na matapos yung kanyang pag install okay. So installing updates. So okay, completing. Okay, so at this point mag-restart siya na when activated. So ang gagawin nyo lang, pwede ka na dito mag-press, then magpe-press delete ka ulit. Okay, so ipipress mo delete sa keyboard mo para pumasok ka ulit doon sa BIOS setup. Okay, so abay tayo sa BIOS setup. So ngayon, since na-install na yung Windows doon sa hard disk natin, so ibabalik na natin yung boot process. So gagawin na natin ulit si hard disk natin as our first drive doon sa boot device priority. Okay? So yan. So pag nailipat mo na ulit si hard disk natin sa first boot, so exit and save changes ulit tayo. Okay, exit, press enter. Okay, so magbo-boot ulit si computer. So at this time si computer ay magbo-boot na sa hard disk. Ha, hindi na siya doon sa USB kasi nailipat na or na-install na yung Windows 7 doon sa hard disk drive. So wala na dito si USB, no? Hindi na siya dito ang gumagana or yung may role. Okay, so Windows logo, yan yung startup display ng Windows. So usually, so maghihintay ka naman ng ilang minuto dito. Okay, so Windows activated setup is starting services. So yan, so isang check na lang kailangan para ma-kumpleto na yung kanyang pag-install ng operating system. So hintay na lang natin itong mga katek. Okay, so okay, so big fast forward ko na lang mga katek. So ito na. So Windows activated setup will continue after starting your computer. So once na natapos na yung mga in-install ni Windows, so mag-restart ulit si computer. So at this point, so hindi na tayo mag-press ng delete. So hayaan lang natin si computer na mag-boot. Okay, so hintayin natin naman ulit lumabas si Windows logo natin, no? Okay, so yan yung Windows logo.
So okay, so yan. Windows activated setup is preparing for your computer. So pag once na makita mo na itong display, so malapit na matapos yung installation process ng Windows 7. So malapit na. Okay, so yan. So natapos na rin yung pag-install. So dito mag-configure na tayo ng mga ano natin, maglalagay tayo ng username at saka computer name, okay? So pwede rin tayo maglagay ng password. So it's up to you kung maglalagay ka na ng password or hindi pa, no? Then dito, so click lang natin tong ask me later, okay? So mag-set tayo ng time. Okay, hanapin natin yung time. Okay, then click next. So ayan, finalizing na siya, no, yung Windows. So konting tumbling na lang mga katek at matatapos na rin ang pag-install ni Windows 7. Okay, so yan, once na nakita nyo na yung welcome, preparing your desktop, so congratulations, nakapag-install ka na ngayon ng Windows 7 operating system. Okay, so gumamit lang tayo ng bootable USB flash drive. So ganyan lang kadali mga katek ang pag-install ng operating system. So hintay na lang natin matapos yung pagboot. So to make sure na talagang na-install siya, so kailangan makita mo dyan yung taskbar, yung mga icon. Okay, so to prove na na-install mo nga si Windows. So kahit anong operating system pa yan, so kailangan functioning siya, no? So makita natin dyan yung mga icons, taskbar. So ayan mga katek, so lumabas na, tapos na yung pag-install ni Windows. So yan na, meron na tayo ng recycle bin. Okay, yung start button, gumagana, nag-open. Okay, meron tayong my computer. So yan. So yan mga katek, so sana may natutunan kayo kung paano yung pag-install ng Windows operating system. So don't forget to like my channel, subscribe, hit that notification bell for more videos na i-upload ko. Okay, so thank you and God bless.